nagpa-interview sa TV yung asawa nung ano, asawa nung pasyente. May anak silang doktor. Hindi siyempre naniniwala yung anak ng doktor, yung doktor mismo, 'di ba? Pero yung pasyente nagda-dialysis na yon, tapos ano siya, parang cancer sa lungs, may tumor siya doon sa lungs niya. So yung sa interview niya, sinare ko yun sa wall ko, pinost ko yung mismong TV interview na talagang sabi nung asawa, sipin mo sir, meron na pala ngayon na gamot, 'di ba? Nagda-dialysis, ano 'yan? Chemo ba o dialysis ba ganyan, sir? Mm-hmm. Meron ng tablet pala 'yan na iinumin mo na lang. So sabing ganoon, yun yung daw ano na pag ininom mo, meron daw na mga side effect na mararamdaman ka. Manghina ka, may masakit sa iyo, basta lahat ng mga magiging pain sinabi. Ngayon, alam niyo sabi ng pasyente, hindi yata effective tong ano na to, gamot na to, bakit wala akong naramdaman na ano? Wala akong naramdaman ng mga side effect. Tapos yung doktor din nagtaka, kaya sinabi na nung nanay na ganyan nga ang ginawa, pinatry ng Fountain of Life. Sabi daw ng doktor na anak, parang hindi yata magandang i-share yan, wala na kami magiging trabaho. Parang nagbiro yung anak, pero syempre tuwang-tuwa kasi nga, alam mo ba sir yung nangyari doon? Di ba, ano siya, nakatubo yon sa tagiliran niya. Tinubuhan kasi yung baga niya nagkaroon na ng tubig. Ilang litro ang tinatanggal na tubig doon. Tapos hanggang sa after a week na nagtatake din siya ng Fountain of Life, alam mo ba sir, may lumabas na buo-buong dugo doon sa mismong tubo na kailangan pa talaga na tanggalin ng doktor. Parang doon lang kung tumor yan o ano ba sa hanggang sa ngayon sir na ano, naiyak talaga yung nanay pati yung doktor na anak kasi isipin daw sir ha, na yung pasyente nila na nasa ganyan na critical na rin yung ano, na yung tubo daw talaga inalis, 'di ba? Parang yung tubo na yan kasi tapos naka-oxygen siya. Hindi pwedeng matanggal ang oxygen niya, tapos nakatubo siya, hirap na yan, hindi na makapunta ng banyo. Pero ngayon sir, tinanggal na ang tubo, nakaano na siya, ang tagal na daw iniindayan, taka ang tagal na ganyan na inconvenient ang tatay nila. Pero ngayon sir, naka-recover na. Marami sa sobrang dami sir actually sa Cagayan de Oro, na amaze ako. Meron pa doon na talagang na total wreck talaga yung Montero na aksidente. Sobrang dami sir na ano na mga pain na nararamdaman ng anak, tapos ngayon tuloy-tuloy na gumagamit ng Fountain of Life. Lahat yan sir na ano sila. Kaya siguro sobrang bilis ng pasok ng mga members diyan sa Cagayan de Oro. Sa dami ng testimonial, ang lagi ko naririnig, parang salamat Miss Mardy maagad. Salamat sa iyo na merong ganito na dumating. Kaya no wonder sir. Yung unang-unang punta namin diyan sa Cagayan de Oro the first time na i-share nila talaga yung Fountain of Life. Parang yung naulit yung nangyari dito sa Davao. I-share lang talaga yung product na sa dami ng nakakaano. Actually ang nangyari po dito, yung mga naunang nakatry noong November, December, repeat order na. Tapos yung mga tao na na-benefit sa product, sinishare na sa kamag-anak. Maniwala ka ba, sir? Meron tayo dito na from Mindanao, nagpapadala kami diyan sa Tarlac, sa Cavite. Kasi bakit? Hindi yung client originally galing dito sa Mindanao, pero yung mga kamag-anak nilang nandiyan sa Luzon, sila ngayon ang nag-i-introduce doon sa mga may sakit, na may ano, sabi, sinasabi daw talaga hindi ito gamot, pills, medicine, hindi ito cure, pero ito malaki maitutulong. Ganun lang daw ang sinasabi. Tapos alam mo sir, ikukwento lang yung mga testimonial, ipo-forward lang talaga lahat-lahat ng mga ano, ng mga na-benefit. Wala na, wala daw sabi-sabi talaga kasi sa dami ng nakakaranas ng mga ano ngayon sir, ng mga sakit, halos yung iba talaga, ganun daw pala talaga 'yon. Pag ikaw guminhawa pakiramdam mo, wala talaga. I-broadcast mo talaga 'yan, lalo na kung yung mga kamag-anak mo yung 'di ba ako sir ganyan. Paano hindi ko i-broadcast 'to ni hanggang sa panahon na 'to, hanggang sa oras na 'to. Yung kapatid ko nakaka-drive ng Manila to Cabadatuan City, 'di ba? Ano kaso noon? Ang kaso lang naman noon ipinapauwi na ng doktor, wala nang pagkapag-asa sa buhay, talagang ano talaga tinanggihan na siya ng ospital tsaka mga doktor.
So, ganun lang sir, na ganyan lang sir, sabi ko nga, anong wonder ba to ng anong klasing ano ba to, puno, ano ba nung nilikha ito para sa atin na sumipot, lumabas ngayong panahon na to na nangangailangan tayo. So, yun lang po. Salamat po sa pakikinig po. Wow. Thank you so much, Ms. Jocelyn. And of